Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling nalagasan ng dalawang miyembro ang New People's Army o NPA kasunod ng panibagong sagupaan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Sumiklab ang sagupaan sa Sitio Makilo, Barangay Kamansi, bandang alas 2 Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa 94th Infantry Battalion ng Philippine Army, rumesponde ang kanilang mga sundalo kasunod ng reklamo ng mga residente sa extortion activities ng grupo sa kanilang lugar. Matapos ang engkwentro, nakasamsamang militar ng ilang mga armas, granada, war materials at iba pang mga personal na gamit. Inihayag naman ng pamunuan ng National Democratic Front, Negros, na isa sa napatay ay ang kanilang consultant na si Erickson Acosta. Bird flu, mahal na feeds, mababang produksyon at mataas na demand ang mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng itlog, kaya nagmahal din ang mga pagkain ginagamitan nito. Ayon kay Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego, lumipat sa itlog ang maraming poultry traders nang bumaba ang demand dulot ng pandemya, maging ang mga nalugi sa baboy sanhi ng ASF dahil wala itong kalabang imported. Paliwanag niya, naglipatan sa itlog ang poultry at pork producers dahil sa dami ng imported vegetable at meat products at hindi nila makayanan ng kompetisyon. Dagdag pa niya, hindi ito naayos ng Department of Agriculture o DA kaya dumagsa ang egg producers at mataas ang cost of production kaya nagmahal at matumal ang itlog. Sagot ng ahensya, normal ang pagbaba ng supply ng itlog tuwing taglamig. Nagpatupad ang Department of Agriculture o DA ng temporary ban ng poultry products mula sa Japan, Hungary at California. Bungso dito ng banta ng bird flu mula sa mga naturang lugar. Sa memorandum orders na inilabas ng kagawaran, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-aangkat ng domestic at wild birds at mga produkto nito gaya ng poultry meat, day-old chicks at eggs. Ibinigay ng Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang higit sa 12 million pesos na halaga ng ilegal na droga na nakumpiska sa Clark Freeport Zone. Kabilang sa mga kontrabando ang high-grade marijuana, ecstasy at iba pang party drugs na nakasilid sa pakete ng pagkain at mga fishnet. Nasabat ang ilegal na droga makaraang dumaan sa x-ray inspection sa Pantalan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.